Well, ako ang inyong lingkod police. Ako kung kailangan nyo ng assistant to appointment. Open ako 9 a.m. and encouraging for joint membership. At ito, paano nga ba lumalabas ang warrant sa isang respondent? No? So step by step to guys, make sure na wala kayong mamiss dito hanggang makabail. So, o umpisahan natin paano, sa katanungan na paano nga ba lumalabas yung warrant. So lumalabas yan kapag umpisahan natin sa complaint. So hindi naman mag-i-issue kasi yan judge kung walang complaint, no? So kapag may complaint sa nakakasakop na MTC or RTC sa inyong lugar, so ang complaint categorized yan. Maaaring hindi mo alam ang respondent or alam ng respondent kasi pinabayaan lang. Normally, dito tayo sa both may alam mo o hindi. So kapag may complaint guys, may complaint, so kapag hindi sila naka-receive ng interaction o counter affidavit, so magagawa ang prosecutor ay gagawa yan ng resolution. So ang resolution, o kailan lumalabas, so depende yan sa kanila. Patuloy yung general thinking ng resolution, yes or no lang yan. Yes, o di kaso, no, walang kaso, dismiss yung kaso. May pinilas ha. So, kaya naamoy ko, may plastic. Sunog. So ngayon, kapag dumating na yung resolution at mayroong probable cause na kung tawagin, oh, yun. Pupunta na yun sa korte. Dadalhin na yun sa korte para dinggin. So, paano nga didinggin kung walang susunong respondent, di ba? So, yun dahilan. So, mag-i-issue sila ng warrant. So, napakaraming warrant, guys. So, ito tayo sa warrant. Basta warrant. So, kaya niya, pag may warrant na, yun. Huhulihin na nila suspect para panagutin sa allegation. Kasi hindi, hindi mo alam, no? Ito ang sa'yo, warrant. So, sa warrant naman ngayon, pag na-warrant na ang isang akusado, so ano naman mangyayari? So, siyempre, titignan mo yung, bilang isang respondent, titignan natin yung information ng case kung magkano ba ang bail niya. Kung bailable ba yan. So, kung ngayon, kung bailable yan, so maaaring mag-bail kayo. Tandaan nyo, yung bail, may mga requirements yan. Unang-una yan, yung cash, mas madali. Pangalawa, may mga bail requirements yan. Mga mugshot, ano-ano pa, skits, pagay residence. So, check nyo lang dyan sa mga videos natin. Marami naman nag-go-over. Marami tayong videos dyan regarding sa requirements ng bail, I think. Na i-tackle ko na yan a years ago, yung provision requirements ng bail. So, ngayon, kapag mataas yung bail, ano naman ngayon pag mataas ang bail? So, all have to do is, kung kahit hindi mataas, magtawag kayo. So, tips. Normally, yung mga recommended bail na yan, binabawasan nila yan hanggang, ano, hanggang 50%. Makuha nyo, di malaking bagay na rin. Huwag kayong mag-alala, guys. Tandaan po natin na bail recommended or bail. So, ibig sabihin, kapag nakabail na ang isang respondent, hindi ito natatapos yung kaso. Hindi pa tapos yung kaso, nakabail lang yung ano, respondent. So, maaari, kapag na-violate mo yung bail condition, ay i-forfeit yan at iwarat ulit. So, kaya taposin yung kaso para maibalik yung bail, kung magkano man yan. Okay, so kung hindi naman siya bailable, anong gagawin? Patay na. So, kulong talaga. Ay, di mag, hindi, mayroon pang paraan. Mag-request ng motion to bail. Okay? Ngayon, guys, sa mga gustong ng home security protection, meron akong iatas na link dyan sa baba. Napakaganda. So, siguraduhin mo kung bibili ka ng CCTV camera with connect sa CP mo Android, may sapat na ano yan, memory, at least 1 GB, para hindi ka nabantay ng bantay. Yan nga ang purpose niya, para makatulong yung security mo. Paano kung walang memory?
Kasi kung bibili ka naman ng cloud, wala rin yun. Kasi lugi ka. Kasi yung cloud did, memory cloud, I think, 100 pesos per month. Ay kung may memory ka, wala lang problema. Yun nga lang, unang gastos ka lang. Ay kung may existing memory ka naman at patok doon sa bibilihin mong camera, ito wag ka nang bibili doon. Basta make sure na ipiliin ko yung attachment niya na CCTV camera na mayroon siyang insert ng SD or TF memory para okay yung recorded natin at replay. So ako din, bibili na ako ng CCTV camera. Mayroon na ako. Kaya lang yung nabili ko sa una, walang memory saksakan. Babayad pa ako ng cloud. So, hindi ako nagbayad. So kaya sa aking viewing lang. Prefer dyan guys, sa may mga wifi na. No? Kasi normally, yung CCTV, wifi ang nagpapagalaw niya. Kung wala pa kayong wifi, bilhin na rin kayo ng CCTV. Para pag nagka-wifi kayo, nagka-internet kayo, ay may abang na kayo. Napakagandang advice. No? So, asan nga pala tayo? Nasa warrant, nasa bail na. Okay? So, kapag naka-bail na guys, sa kaso po na hindi bailable, so, kayo na mong gumawa ng paraan para maging bailable yan. Okay? So, motion to bail. Request kayo. Saan ma-approve? Depende yan. Kahit capital offense, pag medyo... Sino ba gagawa niyan? So, kailan nyo pa pala kailangan ng abogado, no? Sa pag-request po ng bail, hindi nyo naman kailangan dyan ng attorney pa. So, siguro kung hindi nyo kayang gawin yung motion, usap lang yan, usap. Usapin nyo. Pag nag-request kayo, nagsabing magkawa ng request, so, paggawa lang kayo sa marunong gumawa ng sulat-sulat, i-address doon sa prosecutor para mag-granted yung motion to bail. Ito, may problema kahapon, no? Paano daw kung wala talagang abogado? Sabihin, hindi pwedeng pareho pa. So, inuobliga kang kumuha ng abogado. Ay di, kung talagang wala. For example, pinagbigyan ng maraming pagkakataon yung akusado na kumuha ng abogado. Pero ang dahilan mo ay wala. Isang malaking wala. Isang malaking wala. So, it's sad to say na karapatan mo. Yung pribilehiyo mong may depensa yung sarili mo ay mawawala. Kasi nga wala kang abogado, wala ang respondent ay walang abogado. So after that, so maaring lalong lumakas yung kaso at maaring madesisyonan na yan. So antayin nyo na lang yung desisyon. So yung mga nakakalungkot sa walang abogado guys. You cannot defend. Kasi hindi naman pwedeng i-defense yan ng tito mong teacher, ng tito mong seaman. O nang kakilala mo. It's sad to say guys, is this a reality story? Na talagang kung yung pansarili niya pangailangan ay kinakapos eh. Paano pa kaya yung pagkuha ng abogado? Diba? So ito yung malaking nakakalungkot dito. Yung basic needs nga, kinakapos eh. Abogado pa kaya. So tanggapin na lang yung realistic. So ayoko nang isaw-saw dyan. So, tanggapin nyo na lang na kapag nagkamali, may kapalit. Kung ngayon, ang mga kawawa kasi dito, yung mga biktima lang. Diba? So, kung nagkasala talaga, medyo maluwag sa kalooban yun. Pero kung biktima ka lang na politika, tapos wala kang abogado, yun ang masakit yan. So, yun guys, baka maging dramatic na naman itong videos natin. Thank you for watching. PM lang kayo sa mga gusto ng assistant.